Sino nga ba si Melay Miklas? Bakit ka single mom? What's up guys? Welcome back to our channel! Parang dalawa na kami dito kasi lagi ko siyang kasama. At marami naman natutuwa sa video natin kasi inahanap-hanap ka nila guys. Aww. Sino yun? Si Lian po. Hey, Pop! So, guys, magbabalik na naman po tayo for another video. Ang wala na intro-intro! Mahal na kita ito! Ang content ko today. Okay, guys. Sasagutin ko po yung mga katanungan. Okay. Question number one. Sino nga ba si Melay Miklat? Ako. My real name is Melanie Miklat. Oh my God. Galing to sa parents ko. Ang father ko is Romel at ang mother ko is Lani. Kaya I'm Melanie. 33 na ako at meron akong 2 kids. I'm single mom. Bakit ko single mom and how to be single mom matatag? Pakisagot po. Sorry ako, pwede. We came from a poor family. Yun. Yes. 7 kami magkakapatid and then nakamulatan ko na yung yung gusto kong tumulong sa parents ko. Yung, bata pa lang ako, nagbi-business na ako. Sinasama ako ni Tita, Tech sa palengke, then yun, bibenta-benta ako ng sandals niya, then nag-iipon ako. So wait lang. Nasa lahi na namin guys yung tag titinza. So, ang goal ko talaga is makatulong ako. Sabi ko, kasi sa ang dami namin, hindi lahat mapapag-aral. So, nag-sacrifice ako na sila na muna. Yung kaming tatlo kasi malalaki na kami nung si Gilbert, si Bench. So, magsimula kay Lian, kay Jeremy, kay Joycer, at kay Shirley. Ako na yung nag-tumulong sa kanila paano sila mag-aral. Wala sa plan ko yung mag-baby na mag-asawa. Going through ka-baby ako. Niyak na siya. Yung mga anak ko, hindi ko naman pinapabayaan. Gusto kong matapos yung mga kapatid ko. Yan. Nag-sacrifice talaga ako. Like yung mother ko, syempre, na-accident sila. Hindi na sila makapagpwesto dun sa baratilyo. Oo, nagtitinda sila. Tinawagan ako na hindi ka na makapag-aral. So, doon ka nag-start na? Doon ako nag-start. Kasi ako may goal ako sa buhay is, sabi ko, pag 30 na ako tapos na si Bunso, yung way of thinking ko kaya ko na to. Pwede na ako nun. Pwede na ako mag-settle. Pwede na ako. Hindi ko inaasahan na magbibaby ako ng ganun kaaga. 23 ako nung hindi na umaga yun. Actually, hindi ko nga pinlano. Nandun na yun. Gusto kong yakapin. Gusto kong pagsabayin yung sarili kong pamilya sa mga kapatid ko. At saka kasi guys, napaka family oriented talaga. Although nandito yung mother and father ko, maluwag sila. Ako kasi sinabihan ko sila na bigyan ko kayo ng 4 years pag hindi niyo natapos yan. Wala na akong doon. May bagsak, may ganito, may babalik-balik. Hindi ko na yun. Wala na ako doon. Tapos na ako sa iyo. Kaya ang proud ko naman sa kanila is tinapos talaga nila yung sacrifice. Kasi nakita naman nila yung sacrifice na binigay ko. Totoo yun. Guys, kahit kanino siya pagtanong, mabait talaga siya. Promise. Punk. Hindi sa mag-ano. Oo. Ano sabihin yun? Mabait talaga siya. Napakaswerte namin sa kanya, promise. Tapos, naiyak ako. So, second question na tayo. Bakit ka single? No. Bakit ako single at malas daw ako sa pag-ibig? Guys, hindi siya malas sa pag-ibig. Kung alam nyo lang, ang dami may gusto sa kanya. Nagkakamali kayo doon. Ang akin lang is... Pinagpala siya, guys. Hindi na tumatama. Dami pa. Meron akong goal talaga sa buhay ko. Like nga yung mga kapatid ko, inalay ko yung buhay ko sa kanila na para mapatapos ko sila. Tapos, what more pa itong dalawang anak ko? Napababayaan ko lang sa pag-boyfriend. Hindi ko siya priority Kaya yung
nagka-question sa akin na malas daw ako sa pag-ibig. Hindi ako malas. Yung buhay ko ngayon, nagpapalaki pa ako ng baby eh. Inaano ko pa eh. Ginag-guide ko yung mga anak ko. What if mag-asawa ako? Dalawa yung babae yung anak ko. Hindi ko naman masasabi, di ba? Mag-aasawa ako. Paano yung dalawa anak ko? For me, andito yung buhay ko. Sila yung kumukompleto sa akin. At para sa akin, no, walang sino man na... Alam mo yung sinasabi nila, you complete me. Hindi ganon. Walang ibang kukompleto sa'yo, kundi yung sarili mo. Kompletuin mo muna yung sarili mo bago ka hanapin yung taong kukompleto sa'yo. Alam mo yun? Hindi mo pwedeng mahalin yung ibang tao eh. Kung hindi mo mahal yung sarili mo, hindi ko napifeel na nakulang ako. Hello guys, pwede ka naman mag-date. Nagda-date naman ako somehow. May mga nakikilala naman din ako. Pero, sinisecure ko yung sarili ko. Sinisecure ko pa rin naman yung pagkababae ko. At bago ko pasukin yung mga bagay-bagay, unang-una kong inaano is yung mga anak ko. Nasa kanya lang talaga guys kung gusto niya makipagrelasyon o hindi. Pero, ang dami talaga. Pero siya lang talaga yung ayaw. Wow. Actually, nagka-jowa ka, di ba? Dati, ako nagka-jowa siya. Isa? Oo. Nakikipag-bad. Ang sabi? Minsan nga, may mga time na may naniligaw sa akin, mas bata pa sa akin. Tapos yung pupuntahan ako sa bahay, nabibigyan ako ng flowers, at yung sabihin na ba ang baby ko? At hindi ako maisip nila na hurt naman yung mami. Pero alam nila yon guys. Tsaka guys, kung may balak kayo, unan yung ligawan yung mga anak. Okay? At nung mga time na ano, alam mo yung wasak daw wasak ka? Yung times na down na down ka, sino yung malalapitan mo? Family lang talaga. Sarili. Pray. Si God talaga. Mapapalapit ka. Paano ko naging strong? Siyempre marami naman dyan na ano, diba, na breadwinner na paano ko gagawin to, paano yung ganito, paano ko i-handle to. Diba? Kasi parang ikaw lang mag-isa eh. Kung may partner ka, diba, magtutulungan ka, eh, ikaw lang. Tapos breadwinner ka pa sa family. Yung paano mo na sisettle lahat ang yun? Yung pagtulong ko sa inyo, as in talagang buwis-buhay ba? Yung parang kakainin. Oo. Tama, kakainin ko na lang talaga guys. Ibibigay ko pa sa kanila. Pero hindi ko sila tinuruan na alam mo yung tipong sasandal na lang sa akin. Kasi ako, meron akong mga rules. Batas militar talaga ako dito sa bahay namin. At pag sinabi ko sa iyo, susuportan kita sa bagay na yun, hindi lahat. Tsaka guys, batas militar talaga siya. Kasi alam mo, dito sa buong bahay, ang dami na magkakapatid, 7, tapos mama ko, papa ko. Tapos alam mo yun, pag may gusto sila sa ganito, ganyan, sa akin nila dadaan. Ako yung spokesperson sa kanya. Sasabihin ko, bakit hindi mo i-diretso kay ate yung gusto mong sabihin? Hinihinaya ako, ganyan, ganyan. So, ako lagi napapahamak. Marami kami dinaan ng pagsubok, guys, ha. Pero, yun yung kinakatuwa ko sa mga kapatid ko is, alam mo, may takot sila sa akin. Malaki yung respeto nila sa akin. Hindi, sabi ko nga sa kanila, kaya yung goal ko talaga, bakit ko sila pinag-aral? Gusto ko, somehow, paglaki namin, pagtanda namin, magkakaroon kami ng kanya-kanyang pamilya, hindi kami aasay sa isa't isa. Ito pa yung number one na gusto kong rules niya. Na no pressure talaga. Hindi siya yung klase ng tao, oh, pinag-aral kita, dapat ganyan yung grade mo, dapat ganito ka, dapat ganyan. Siya hindi. O kaya, kunwari ako, natapos na ako sa pag-aaral, hindi pa ako nag-work, ganyan. Hindi siya yung tipong, nag-aaral ka, ba't di ka magtrabaho, mag-ganyan, tumulong ka na dito. Siya hindi. Hindi siya ganun, guys. Kusang ka masaya. Doon siya. Ganun siya. Promise. Suporta lang lagi. Ganun. About this, malas sa pag-ibig. I don't think so. Walang malas sa pag-ibig, guys. Tandaan nyo yan. Kahit sino may partner, choose lang yung iba. Lahat nga sila pinag-pray na sana makita ko na yung right guy, ganyan-ganyan. Kung makikita ko man siya, siguro in the right time. Tama. Darating the right time. Ano yung inspirasyon mo sa pag-vlog? Ang nabasa ko pa dun sa comment is, aside from vlogging daw, ano daw yung pinagkakabalan ko pa? Guys, ano, yun nga. TikTokers. TikTokers. Siyempre, hindi naman pwedeng ilatahala lahat.
i-share mo lang kung ano pwede i-share. Pero nagbi-business ako. Okay. May mga ginagawa rin ako na minsan, hindi ko na mahati-hati yung time ko sa ano ko. So, nag-lockdown, ayan, napanahonan ko yung vlog. Yung TikTok naman is, for me, no, being a mother, parang gusto ko pa rin siyang, ano, yung gusto ko yung nakakasabay pa rin naman ako. Oh. Alam mo yon. At yung ano, yung kasi siyempre, mother ka na, yung iba, parang doon na lang ikot yung buhay mo. Ayoko yung ganun eh. Kasi minsan lang tayo mabuhay. Kailangan explore natin yung life. I don't care kung anong sasabihin nila sa akin. Tama. As long na hindi ko naman sila inaapakan, wala naman ako na-prepare. Gawin mo tao. Kung anong makakasay sa'yo kahit anong sabihin nila. Hindi porket mother ka na, di ba? Even my child, sinasabi nila, Mommy, you're so sexy. You're beautiful. Alam mo, grabe ka. Oh my God, sinabihan ako ng anak ko. I don't care anong sabihin nyo lahat-lahat. Basta importante sa akin is na-appreciate ako ng pamilya ko at ng mga anak ko. And I love it. At yung, ano, yung pagbablog, hindi ko naman isipin na may ginagawa akong ganito, tapos biglang natutuwa pala sila, na dami ko nababasa. Oh, kaya, trip-trip lang kaya namin yung pagbibidyo na ganito. Oo, trip-trip lang. Sabi ko nga, ano ba to, sabi ko nga sa brother ko, baka naman nagbalik nang wala na ang lockdown, hindi ko na mapanindigan itong weekly na to. Hindi natin panindigan mo kasi marami nag-wait ng vlog mo. Wow. Even, marami nang umulit sa kanya, guys. Sabi nila, wala pa bubong bagong vlog. At maraming natutuwa na nakakapanood sa amin is nakakatawa ng puso at nagbigay natin na siya ng time. Para naman hindi lang dito, at least marami kang ginagawa sa life mo. Hindi ka lang basta nanay, hindi ka lang basta nagbabantay, naglalaba, nagluluto, nag-aatid sa school. Kaya nag-vlog ka rin, nag-tiktok ka rin, alam mo yung tipong ganon. At least, di ba, ang saya, na-explore mo yung life. Ganitong edad ka na, alam mo yun. Uy, bata pa yun. 33 is just an embryo. Share ko lang din, no. Nung una kasi, siyempre, ang bata ko rin naghahanap buhay. Tapos, alam mo yung hindi ko masyadong naranasan maging, ano, dalaga, nililigaw-ligawan. Oo, nililigawan ako, pero wala akong, alam mo na, kailangan time. Akala nga pa nga nila, ano, tomboy ako, kasi hindi talaga ako nagbo-boy. Oo, wala na dito ko, tita, lola, lolo. Late bloomer ako, medyo may pagka-boyish talaga yung galaw ko. Tapos, ayun, share ko lang nag-start to mag-ayos, mga anong year yun? 2015. Doon pa lang siya na anong mag-ayos talaga, na mag-short, mag-bika, magpakulay, kung alam niyo dati, guys. Manang talaga to. Manang talaga. Tinuruan ko lang siya. Ay, hindi ako naliligaw-ligawan. Tapos, wala na ako. Hindi siya ligawin, guys, kasi lagi yung binabalikan yung damit. Naligaw-ligaw. Sabi ng mama ko, ano sa'yo sa Kapampangan? Dayawan. Dayawan siya, guys. Dayawan. Kahit saan mo siya dalhin, laging may nagkakapusa sa kanya. Minsan, kahit aso, pusa. Hindi, alam mo, may isang mga LGBT. Marami akong friends sa LGBTQ. Yay. Hello sa inyo lahat at mahal na mahal ko kayo. Napapasayin yung buhay. Dana! Lahat pwede nating gawin. Lahat ng tao pwede na mag-explore. Even yung mga yung tao. Yung iba kasi natatakot lang. Iniigayat ko lahat ng mga single mom or mga mommies na explore niyo yung life. Tsaka huwag niyo maya. Tsaka guys, huwag niyo madilin yung pag-ibig. Kusang darating yan. Pero, what if nakita mo, di ba? Tapos, ano, sasaktan ka lang, ano. Tsaka guys, ganito lang yung tip ko sa inyo, ha. Kung ayaw nyo mawala sa inyo yung taong mahal nyo, huwag nyo mahalin. Totoo yun! Kasi pag minahal mo, mawala sa inyo. Bigyan kita ng tip, ha. Paano ka hindi iwan? Masama nung ikaw mang iwan. Tsaka yung mga pinagpupuyatan nyo, yung mga quarantine chatmate nyo na yan. Pag busy na yun, hindi ka na maalala, guys. Huwag ka masyado magpaano. Mag-ghost ka niyan. Be-bitter ba? Hindi, enjoy nyo lang. Basta, feel the love. Pag ayaw ka niya, ayaw ka niya. Huwag ka na naman ang iba. Huwag ka magpakamatay. Chill. Cheer up. Diba? Ay, gusto ko itong pagbablog dahil nga, nag-e-enjoy ako at hindi dahil sa kikita ako, hindi dahil sa sisikat ako. Because, gusto ko mag-vlog dahil gusto ko ma-explore yung life. Gusto ko lang ma-explore yung being kahit na nanay na ako, kahit na ano, nagagawa ko pa rin ng mga bagay-bagay na ito. So guys, kung nag-enjoy kayo,
Marami kayo natutunan, may sense yung mga pinagsasabi namin. Marami pa sana akong gusto sabihin eh, pero hindi ako masyadong komportable sa sumunod. I hope marami kayong natutunan at kung mas deeper na makilala niyo ako, marami pa akong pwedeng i-share sa inyo. Thank you for watching, guys. I hope nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa amin, ni Lian. Yes. And until next video, guys, huwag po kayong mawawala. Please like and huwag kayong mag-i-mayong i-share if ever mo may mga na-live namin below. Nagtorok ako dyan sa mga posto niya. Thank you for watching and I love you all. Mwah! Bye-bye!